everyone, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, gagawa tayo ng mutabak bread. So may mga ingredients tayo dito guys. So paggawa natin ng dough, 4 cups of number 1 flour, 4 tablespoon of oil, 1 teaspoon of salt, and 1 cup of water. So all we have to do guys is add the oil. We add the oil, we add the salt and water. Yung water guys, tantsahin nyo lang siya. Huwag muna ibuhos yung isang cup. Kailangan natin siyang tingnan kung kailangan bang dagdagan or hindi na. Lakasan natin ng onte. Lagyan pa natin ng water. So guys, as you can see, ito na yung dough natin para sa ating mutabak bread. Pero kailangan pa rin natin siyang masahe or kneading. Ayan, gamit ang ating kamay para ma-try natin yung texture niya kung okay na ba. O kailangan pa ba siyang dagdagan ng water, ng oil, or ng flour. So, kailangan nyong i-check. So, ito, malambot na siya guys. Ayan, as you can see, super soft. Ayan. Dagdagan ko lang ng konti guys para medyo magda-dry siya ng konti. Ayan. Kneading na lang natin. Ayan. Guys, as you can see, okay na yung dough natin for mutabak. So set aside lang natin guys at least 15 minutes. Okay. Takpan natin ng towel. Ayan guys, set aside muna. So welcome back guys. Ito yung mga sangkap natin para sa ating toppings or palaman. Meron tayong mozzarella cheese. Meron tayong cream cheese craft. Meron tayong oil. At meron tayong cheddar cheese. For our toppings guys, kailangan natin ng, depende sa inyo yung kung anong gusto nyo na ipalaman sa loob ng mutabak bread. Meron tayo ditong ginger, burger chicken, egg, at ginisang chicken. Ito guys, para sa ating ginisang chicken, ang ating ingredients dito ay tomato, onion, at bell pepper, black pepper, at cumin powder, turmeric powder, at salt. So guys, ito na yung dough natin. Ready na siya. Ayan, ready na natin imasa. So, for now guys, kailangan namin ng 6 pieces of mutabak bread. So, kailangan niyang mag-balls ng 6 pieces. Ayan. Gagawin lang natin, kailangan natin siyang i-balls. Kailangan din natin gumamit ng flour para hindi siya dumikit pag imamasa na natin. Ayan.
Ito naman yung gagamitin natin guys sa pagluto natin ng amutabak bread. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa English. Para siyang kawali na flat. Kasi flat yung pagluto natin. So, kailangan natin ito. Ayan. Ito yun siyang madalas ito yung ginagamit dito sa Middle East. Lalo na yung pagluluto nila ng ragag, ng yung mga bread cubes, mga ganun. Ito yung ginagamit nila. So, paggawa din natin ng mutabak, ito yung gagamitin natin. Ayan. Kailangan lang natin siyang painitin ng bonggang-bongga guys. Para yung pagsalang na natin mamaya ng mutabak bread, madali na lang siya. So, ayan guys. Kailangan lang nating square shape. Ayan. Tapos medyo manipis siya guys. Hindi naman totally sobrang manipis. Kailangan lang siya ng medium yung niya. Medium lang yung nipis niya. Tapos lalagyan natin ng cream cheese. Ayan. Mozzarella cheese. Ayan. Ang palaman natin ngayon guys, o ang toppings natin ngayon is egg. Ayan. And then, add the Kraft cheese. Cheddar cheese guys. Ayan. I-fold mo lang siya. Ayan, i-fold mo lang siya ng pahaba. Tapos, i-cut mo ng side by side, guys, para pantay yung dulo niya. So, ayan. Set aside mo lang siya. So, ayan, guys, pag ready na yung kawali natin, na mainit na siya, at ready na natin lagyan ng mutabak bread, lagyan muna natin ng konting oil. Ayan. Konting oil at i-check natin yung apoy. Kailangan natin hinaan yung apoy, guys. Ayan. So, ayan, guys. Nakasalang na yung mutabak egg natin. Ayan. Para naman sa ating ginger topping, guys. As usual, same procedure. Unang ilalagay natin yung cream cheese. And then, mozzarella cheese. Depende sa inyo guys. Kung mahilig kayo sa cheese, pwede yung damihan. Pero kung on diet kayo, konti lang ilalagay nyo. And then, ilagay na natin yung ginger chicken. Ayan. Mozzarella cheese ulit. Konting cheddar cheese. At of course, lagyan natin ng ketchup. Depends on nyo pa rin guys kung mahilig kayo sa ketchup, pwede nyong damihan. Pwede nyo rin lagyan ng hot sauce kung gusto nyo. Ayan, ipo-fold pa rin natin siya ng pahaba. As you can see guys, naka-slice siya kasi masyado siyang malaki. So, kailangan natin siyang i-slice. Sa isang ganito guys, makaka-slice tayo ng 6 pieces each. Ayan. Ito siya guys, yung ginger. Kakalagay ko lang. Ito naman yung egg. Egg mutabak. Kailangan lang natin siyang lutuin ng maayos guys para hindi siya harina kainin. Ayan. So, ito naman yung sa ating chicken burger mutabak. Ayan. The same procedure guys. Cream cheese ang nauna. And then, mozzarella cheese. Tapos yung chicken burger. Ayan. Yung chicken burger at saka yung
ginger guys, kailangan yung i-cut ng pahaba. Ayan. Lagyan ulit natin ng konting mozzarella tsaka cheddar cheese. Ipo-fold again natin ng pahaba. Ayan. And cut side by side. Ayan. Set aside ulit. So guys, para naman sa ating ginisang manok na palaman, ayan, same procedure guys, paunahin pa rin natin yung cream cheese, and then mozzarella cheese, like what I said guys, depends on you yung mga cheese kasi may ibang mahilig sa cheese, may ibang hindi mahilig sa cheese. So, kayo nang mag-adjust. Ayan. Susunod natin yung chicken. Ayan yung ginisang chicken. Tapos, lalagyan uli ng mozzarella cheese. And then, cheddar cheese. So, ayan guys. Fold ulit. Ayan. So, ayan na guys. Luto na. This is my mutabak recipe. Ayan. Luto na siya guys. Itong ano guys, finished product natin ng mutabak recipe. Mutabak egg, mutabak ginisang chicken, at mutabak ginger and chicken burger. So, that's all for today's video guys. God bless us all. Thanks for watching.